Hello everyone! Welcome to f&gTV. Ang movie recap na ito ay naglalaman ng mga buod ng isang pelikula. Ang bawat video ay maaaring may mga magsisilang paksa, karahasan, horror o ano paman. Kung wala kang Netflix o pang-sine, ang channel na ito ay bagay sa iyo. Maaari lamang po ay mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Ang episode 7 ng Squid Game ay nagsimula sa bangkay ni Ali na duguan na nakalagay sa isa sa mga itim na kabaong. Makikita naman ang frontman na galit sa nang himasok na outsider na si Junho. Wala na rin siguro siyang tiwala kahit kanino, ramdam na ramdam niya ang init dahil malapit nang dumating ang mga VIP. Ang mga manlalaro naman ay pabalik na sa kanilang barracks. Nagulat ang ibang mga manlalaro ng mabutan ng mga ito si Minyeo na nasa kama na buhay at ligtas. Nagulat si Dieksu, sapagkat ang alam niya ay napatay ang babae matapos na walang pumili sa kanya para sa huling laro. Ngunit sa panuntunan ng laro, na kung sino man ang naiwan na walang kap-ares sa itinakdang oras ay otomatikong ligtas at maglalaro sa susunod na laro. Kinumpirma ng frontman sa kanyang amo na hinihintay ng host ang pagdating ng mga VIP. May napansin siyang kakaiba sa studio ng kanyang opisina at iyon ay dahil nandoon si Junho. Alam niyang bala ng pulis ang bala na pumatay sa isa sa kanyang gwardya. Nakarating siya sa file room kung saan nagtatago si Junho. Pagkatapos, ang frontman ay nakatanggap ng isang tawag na ang isang bangkay ay natagpuan sa isla. Ito ang isa sa mga gwardya na pinatay ni Junho upang makapasok sa laro. Mula naman sa pangunahing silid, ang mga manlalaro ay kumakain habang pinoproseso ang nangyari sa larong marbles. Si Seibeyuk ay malungkot at maalalahanin sa unang pagkakataon, iniisip niya ang pagkamatay ng nag-iisang tao sa larong pinasukan niya na si Jiyong. Sinabi ni Sangwo na ngayon ay isang kumpirmadong sociopath, kay Giho na huwag mag-alala tungkol sa pagpatay sa matandang lalaki o ilnam. Tinutukoy niya ang mag-asawa na kailangang pumili sa kanilang sarili, at nakita nilang wala na ang asawang babae. Nang maglaon, si Player 069 ay nawala sa sarili matapos mawala ang kanyang asawang babae. Nakikiusap siya sa lahat na kung gusto ng karamihan, maaari nilang itigil ang laro ngunit walang sumasagot. Pinaalalahanan niya ang lahat na pinatay lang nila ang taong pinakamalapit sa kanila. Nang dumating ang frontman upang makita ang bangkay ng gwardya na natatakpan ng mga alimango, nakita nila ang police ID ni Junho. Nakatanggap ng mensahe ang frontman na dumating na ang mga VIP at nagbigay ng utos na sunugin ang katawan. Dumating ang mga VIP at ipinaalam ng frontman sa host, mapagtatanto ngayon na ang host ay ang nasa isang special na silid ng frontman. Ang lahat ng mga VIP ay nakasuot ng mga maskarang may hugis ng mukha ng hayop. Ang frontman ay nagsabi sa kanila na siya ang nagpapatakbo at nangangasiwa sa lahat ng mga bagay sa isla. Ang lahat ng VIP ay nagsasalita ng Ingles, ang isa ay makikitang may US Southern accent, at nagiging malinaw na sila ang mga taga-suporta ng larong ito at ang pinakamataas na ranggo. Gusto ng mga VIP na makita ang host, ngunit sinabi ng frontman na may mga personal na issue na pumipigil sa kanya na dumalo, ngunit huwag mag-alala, dahil ang laro ay magpapatuloy ayon sa naka-schedule. Ang natitirang bahagi ng episode ay nagpapatuloy sa ganitong paraan, pabalik-balik sa pagitan ng mga manlalaro at ng mga VIP. Sa kwarto ng mga manlalaro, patay ang mga ilaw, ngunit ang paladasal na manlalaro ay nananalangin. Samantala, makikita ang ibang pangmanlalaro na tahimik at nakikiramdam sa isa't isa. Mula naman sa isang marangyang silid kung saan mamamalagi ang mga VIP, makikita sa silid ang may pare-parehong daloy ng scotch at mga modelong nakaposisyon bilang mga mesa sa mga sexual na pose. Dito mapapanood ng mga VIP ang susunod na laro mula sa isang malaking screen. Makikita naman si Junho na sa pagkakataong ito, ay nagbihis siya bilang isang waiter at papunta sa VIP lounge upang pagsilbihan ang mga guest.
Sa pagkakataon na ito ay mas madali sa kanya na gawin ang kanyang misyon, dahil lahat ng panauhin ay nakasuot ng mga maskara. Mula sa pangunahing silid, ay biglang pumasok ang mga gwardya na may dalang kabaong, si Player 069 pala ay nagbigti at hindi na nito nakayanan pang mabuhay dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Muli, ay nadagdagan na naman ang higanteng piggy bank ng $1 million. Ang mga manlalaro ay lumakad papunta sa isang silid na may mga numerong vest na nakasuot sa mga mannequin. Ang numero ay nagsisimula sa 1 at nagtatapos sa 16, at ang bawat isa ay kailangang pumili ng isang vest ayon sa kanilang nagustuhan. Ang mga manlalaro ay nalilito at hirap magdesisyon, sinusubukang malaman kung anong numero ang kanilang pipiliin para sa magaganap na laro. Si Player 244 ay kumuha ng vest na may numerong 6 habang binibigkas ang salitang nilikha ng Diyos ang tao, at ang isang manlalaro ay kinuha ang number 7 para sa isang maswerteng numero, at makikita na nagkaroon ng pagkabalisa habang kinukuha ng mga manlalaro ang mga vest. Sinusubukang analisahin ni Gihun ang lahat, sa isip nito nauuna ang malalakas, kaya dapat ba siyang makakuha ng numero sa harap, o mas mabuti bang nasa likod dahil makukuha niya ang karanasan ng mga mauunang manlalaro. Sa oras na matapos siyang mag-isip, ang vest number 1 at 16 na lang ang natitira. Habang hawak ni Gihun ang unang vest ay nakiusap sa kanya si Player 096 na ipaubaya na sa kanya ang number 1 na vest, agad naman pumayag si Gihun dahil na din sa pakiusap ng lalaki. Ang mga VIP ay makikitang nag-enjoy sa pagpili ng vest ng mga manlalaro at ang kanilang silid ay nagsisilbi na tila isang aktwal na arena. Ang oras para sa laro ay magsisimula na pinamagat ang glass stepping stone. Sa 15 minutong limitasyon sa oras, ang mga manlalaro ay dapat tumawid sa isang tulay na may pagkakasunod-sunod, base sa numero na kanilang pinili, simula sa nakapili ng vest number 1 hanggang vest number 16. Mayroon silang option na tumapak sa isa sa dalawang glass tile na magkatabi. Ang panuntunan sa laro ay tap-on ang tempered glass na pwedeng tumapak ang dalawang tao. Ang manlalaro ay may pagkakataong makaligtas, ngunit kapag natapakan ang ordinaryong salamin ito ay mababasag at mahuhulog ang manlalaro sa kanyang kamatayan. Natakot ang manlalaro na humakbang na nakakuha ng vest number 1, sinabi ni Dieksu na itutulak siya kung hindi ito kikilos. Ang unang tatlong manlalaro ay agad na na-eliminate sa laro, ang bawat isa ay malinang napipiling salamin. Subalit may mga natapakan naman ang mga ito na tamang salamin bago mahulog, nakakatulong iyon sa iba, kaya ang ilan ay nagsimulang humakbang. Ang manlalaro na nakasuot ng vest number 4 ay hindi maalala kung alin ang dinaanan ng mga naunang manlalaro. Sinabi sa kanya ng kanyang kasunod ang tamang salamin, ngunit hindi ito naniwala sa kanya, kaya tumalon siya sa kanyang kamatayan. Ang paulit-ulit na tema ng kung paano magtitiwala ay nagpapatuloy. Ang taong nagdarasal ay nagtulak sa isang tao sa kanilang kamatayan na sinubukang itulak siya, pagkatapos ay may nagtulak sa taong paladasal na sa tingin ko ay hindi naman totoong banal. Nagsimula nang tumalon si Nasangwo at si Beuk, nang tumalon si Gihun, saglit niyang nakalimutan ang tamang salamin, nakalimutan kung saang panig siya dapat tumalon, mabuti na lang at nasa harapan niya si Beuk at agad na sinabi sa kanya ang tamang salamin. Ang nasa unahan ngayon ay ang may suot ng vest number 8 na ayaw gumalaw, at si Dieksu ay nasa likod niya. Ilang sandali pa ay tumalon ang manlalaro sa kanyang kamatayan at naiwan si Dieksu sa harapan. Mula naman sa VIP room, ang isang VIP na may balbas ay nagkaroon ng interest kay Junho, na hinihiling na siya ay umupo sa tabi niya at siya lamang ang pagsilbihan. Pagkatapos ay hiniling ng VIP na makita ang mukha ni Junho. Tumanggi si Junho, ngunit binyantaan siya ng VIP na papatayin kung hindi niya tatanggalin ang kanyang maskara. Bilang isang huling paraan, iminungkahi ni Junho na pumunta sila sa isang lugar na pribado, ang iba pang mga VIP ay sumipol habang sila ay umalis. Sa isang silid na silang dalawa lang ang naruroon, ay ipinangako ng VIP na babaguhin niya ang buhay ni Junho kung masisiyahan siya sa loob ng 5 minuto. Habang tinutulak niya ang ulo ni Junho para makatanggap ng felatio, hinawakan ni Junho ang kanyang ari at tinutukan siya ng baril, habang sinasabi na kung ibibigay sa kanya ng VIP ang impormasyong kailangan niya, baka hayaan pa siyang mabuhay. Mula naman sa laro ay ipinahayag ni Dieksu na kung sino man ang gustong sumulong, kailangan nito ang mauna.
Matapos subukang itulak siya ng lalaki sa kanyang likuran, itinulak siya ni Dexu, at bumagsak siya hanggang sa kanyang kamatayan. Sa susunod ay si Mineo, ito ang magiging ultimate lover showdown at hindi ito nabigo. Ipinaalala sa kanya na sinabi niyang palagi silang magkasama, at papatayin siya nito kung ipagkanulo siya nito. Tumalon si Mineo sa tile ni Dexu, niyakap nito ng mahigpit ang gangster, at sinakripisyo ni Mineo ang kanyang buhay kasama si Dexu hanggang sa kanilang kamatayan. Sa pagkakataon na ito ay apat na lang na manlalaro ang natitira, ang nasa unahan ngayon ay ang may suot ng vest number 13 kasunod sina Sangwoo, Seibeuk at Gihon. Ang manlalaro na nakasuot ng number 13 ay nagsabing nagtrabaho siya sa isang pabrika ng salamin at masasabi niya ang pagkakaiba batay sa liwanag at tunog ng mga ito, at nalalaman niya ang tamang salamin. Sinabi ng matandang lalaki na hindi niya tinulungan ang iba, ito ay dahil sinubukan nilang lahat na patayin siya. Dahil madali para sa kanila ang tumalon sa tamang salamin, inayos ng frontman ang light setting ng laro para mas mahirap para sa matandang lalaki na makilala ang mga uri ng salamin. Sa mga oras na ito ay hindi masabi ng matanda ang susunod na hakbang. Habang malapit nang matapos ang laro, sinabihan ng frontman ang isang gwardya na tingnan ang VIP room, at nakita niyang walang malay ang matandang VIP sa sahig. Alam ng frontman na ito ang nanghimasok sa isla at patuloy ang paghahanap. May isang tile na natitira at ang matanda ay nangangailangan ng isang bagay na ihahagis sa salamin upang subukan ito. Naalala ni Gihun ang marmol sa kanyang bulsa na ibinigay sa kanya ni Ilnam. Ngunit ang matanda ay nangangailangan ng pangalawang bagay na ihahagis sa kabilang glass tile upang paghambingin ang tunog nito, at walang sinuman ang mayroon. Habang nauubos ang oras, itinulak ni Sangwoo ang matanda, at bumagsak siya sa tempered glass. Tumalon si Sangwoo sa kanan, 8 segundo ang natitira, sumunod sina Seibeuk at Gihun kasabay ay tumunog na ang buzzer na hudyat na tapos na ang oras ng laro. Sa tingin nila ay ligtas na sila, ngunit ang iba pang mga glass tile ay sumabog, na nagkalat ng mga shards kung saan saan. Ang sumunod ay isang nakapananabot na slow motion na eksena. Samantala, napag-alaman niyang sumakay si Junho at hinahabol siya ng mga gwardya sa isang bangka. Ang huling kuha ay kay Junho, ang kanyang ulo ay nakayuko sa ibabaw ng tubig na nakasuot ng scuba gear.